Iniulat na tinalikuran ni Chinese President Xi Jinping si Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng pagpirma nito ng isang kasunduan na naglalayong mag-supply ang Estados Unidos sa China ng natural gas sa loob ng 24 na taon. Mula nang magsimula ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, pinunduan ni Vladimir Putin ang kanyang pakikipaggera sa pamamagitan ng pagbenta ng oil at gas sa iba't ibang mga bansa, partikular na sa mga member states ng European Union. Habang ang mga leaders ng European Union ay nagsimula ng maghanap ng ibang mga suppliers upang makaiwas sila sa pagbili ng natural gas sa Russia, sinimulan din ni Vladimir Putin ang pag-increase sa export nito sa China at sa katunayan ay pumirma pa ito ng 30 taong gas deal sa isang panibagong pipeline. Ngunit ngayon ay tila hindi interesado ang China na ganap na umasa sa fossil fuel supply ng Russia dahil ang PetroChina na suportado ng komunistang bansa ay pumirma na isang malaking deal upang makapag-import ito ng milyon-milyong tonelada ng liquefied natural gas sa Estados Unidos bawat taon at sa susunod na mga dekada. Samantala, nag-tweet si Stephen Stubzinski ng Bloomberg at sinabi niya na kakapirma lamang umano ng China ng isa pang deal upang makabili ito ng liquefied natural gas mula sa Estados Unidos. Idinagdag niya na magsusupply ang Cheniere Natural Gas Company sa Estados Unidos sa PetroChina ng hanggang 1.8 million tons na LNG bawat taon hanggang sa 2050 at magsisimula ang paunang supply sa taong 2026. Ang isang lumalalim na ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at China ay maaring magdulot ng pangamba sa Kremlin at magiging dahilan umano ito upang hindi suportahan ng Beijing ang ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine dahil sa takot na malagay sa panganib ang mga kasunduan nito sa Washington. Ang China ay mahigpit na pinapatupad ang pagiging neutral nito sa ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine, pagtanggi na kondinahin ang mga aksyon ni Putin at pagtutol sa ipinataw ng mga economic sanctions ng West laban sa Moscow. Ilang linggo lamang bago ang ginawang pagsalakay ng Russia, sumang-ayon ang Moscow sa isang 30 taong kontrata upang mag-supply ito ng natural gas sa China sa pamamagitan ng isang bagong pipeline. Nagbigay naman ng komento si Chen Jingwei tungkol sa kasunduan ang executive chairman ng PetroChina at sinabi niya na ang natural gas ay napakahalaga para sa China sa binabalak nitong energy transition. Samantala sa ibang aspeto naman, si Russian President Vladimir Putin ay maaring nauubusan na ng mga armas at bala habang ang Ukraine naman ay naghahanda na para sa isang counter-offensive upang mabawi ang mga Ukrainian na rehiyon na nasa pagkokontrol ngayon ng Russia. Iniulat ng Russian military ay gumagamit na umano ngayon ng mga air defense missiles upang atakihin ang mga ground targets sa Ukraine at sinabi ng mga eksperto na nagpapatunay lamang ito ng Moscow ay nauubusan na ng mga ground missiles. Noong nakaraang linggo, sinabi ng British Ministry of Defense na naniniwala sila na nakakaranas ngayon ang Russia ng mga critical na shortages sa mga ground attack missiles at iba pang mga military equipment.
sa kanilang pinakabagong update sa digmaan sa Ukraine, sinabi ng British Ministry of Defense na may ebidensya umano sila na ang Russia ay nag-deploy ng mga S-300 at S-400 missile systems sa Ukraine. Dinevelop ng Soviet Union ang S-300 air defense system noong 1979 at idinisenyo ito upang pabagsakin ang mga aircraft at missiles sa malayong distansya. Ayon sa British Ministry of Defense, ang mga Russian missiles na ito ay mayroong maliliit na warhead na dinisenyo upang wasakin at pabagsakin ang mga aircraft at drones ng kalaban. Ang mga sundata ay maaaring magdulot ng matinding banta laban sa mga Ukrainian na sundalo, lalong-lalo na sa mga open areas at maliliit na gusali, ngunit iniulat na wala itong kakayahan na tumagos sa mga matitigas na istruktura. Sinabi rin ng Ministry of Defense ng Britanya na mataas ang posibilidad na mga Russian missiles ay hindi tumatama sa mga intended targets nito at kung minsan ay tumatama sa mga sibilyan na nagresulta naman sa pagdami ng mga casualty. Iniulat noong mga nakarang araw na si Vitaly Kim, ang Ukrainian military leader sa Mykolaiv region, ay nagsabi na mga Russian na sundalo ay gumamit ng 7 S-300 air defense missile upang atakihin ang kanilang lugar. Tumama umano ang mga nasabing Russian missile sa ilang mga infrastruktura, energy facilities at storage areas sa Mykolaiv at nasira din umano ang isang humanitarian aid facility matapos tumama ang 6 na missile sa rehiyon. Iniulat na nasunog ang libo-libo mga supplies para sa mga bata at matatanda dahil sa ginawang pag-atake ng mga sundalo ni Vladimir Putin. Kasalukuyang nahihirapan ngayon si Vladimir Putin dahil layon sana nitong tapusin kaagad ang digmaan sa Ukraine, ngunit dahil sa tindi ng ipinapakitang resistance ng mga Ukrainians, tinatayang nasa 30,000 mga Russian na sundalo na umano ang namatay sa digmaan.